sinasabi sa inyo. Yung mga test na yun, sabi nila yung the unfairly drug the name of Secretary Duque. Hindi ho totoo yun. Ang nagbili noon, ang budget pati yung office of the president mismo, sinadya ko yun para madali. Tinanggal ko nga doon kasi overwork na ang health department. Ginawa ko yun para mabilis. Itong mga bidder na ito who offered a lower price never participated in the bidding. At ngayon yung matapos na, yun ang nagre-reklamo, offering a lower price, hoping that you would ignore the bidding and go for their price. Ito yung mga gago na ito, when they will first approach, mahal. Ngayon, may bidding, hindi sila sumali. And suddenly after that, and may I inform the Senator Drilon and Ping Lacson and everybody, ganun ang nangyari. We will have a report coming your way, and that is the stand of the office of the president. Kami ho ang nag-utos niyan na dito na sa budget para pag-release ng pera madali, diretso na. It so happened that we have some talagang mga bullshit na tao, at kayo pa maniniwala kaagad, you better wait for the official report, at least for respeto. Little respect coming from the office of the president, kasi sinadya ko yan. Right at the beginning, you must have heard sinabi ko, itong pera na ito binigay ng Congress, huwag na huwag ninyong gamitin. I said, I even used the word, do not fuck with it. Kasi sabi ko, emergency ito. Itong mga bidding, for as long as we are in a democracy, at sinasabi ko na nga ho sa inyo, tanggalin ninyo yung lowest bid. The lowest bid is the culprit of all corruption, be it national or local. Tanggalin ninyo yan, maghanap kayo ng ibang paraan. Kasi yung bidding na yan, people go around just to make money without really the things that they want to participate in the bid, which is non-existent insofar as they are concerned. They're using yung mga cornering of contracts tapos go into a bidding. And we can explain that carefully. Ito si Senator Drilo, sabi niya, I want where the money went. Well, you will have the explanation. And better believe it, because yun ang totoo. Hindi naman kami nabubula. I said, we do not fuck with the people's money. With more reason that we will not fuck with the money. That argument.